So, hello mga guys. Bali, ang tutorial natin ngayon is mag-install tayo ng van-locking firmware and disabled firmware updates sa modem natin. Ang model natin ngayon is PLDT R051 and then SmartPro Home Wi-Fi R051. So, bago kayo mag-start guys, para ma-install natin yung van-locking firmware, make sure na paki-download muna itong PATI.exe, yan, nasa description lang po ng video natin yung link. And then, itong mga code natin, kailangan nyo din yan guys, ipakisave na lang sa notepad ninyo. Ilalagay ko na lang din po sa description ng video yung link na yan. So, bago tayo mag-start guys, may mga version kasi itong PLDT Home, then SmartPro Home Wi-Fi R051. So, bago kayo mag-start, make sure na alam nyo yung version ng modem ninyo. So, sa PLDT Home, ang version niya is, na supported yung tutorial natin is version 10.1. So, pakita ko muna sa inyo guys kung paano natin makikita yung version ng R051 natin. Maglalagin po muna tayo sa dashboard. Yan guys. And then, bago tayo pala maglogin guys, make sure na mag-install tayo ng Resman Chrome extension. So, pwede nyo siyang install via Google Chrome browser or Microsoft Edge browser. So, install muna natin. Search lang natin dito sa URL bar. Resman. Type lang natin. Then, press natin yung enter. Then, kapag nakita nyo ito guys, Resman Chrome Web Store. Then, click lang natin. Then, yan guys, kapag may nakita kayo dito guys, install extensions from other store, click nyo na lang yung okay or allow. And then, click nyo na lang tong add to Chrome para ma-install sa browser natin. Then, click nyo yung add extension. So, yan guys, Resman has been added to Microsoft Edge. So, naka-install sa browser natin yung Resman extension. Then, ang gagawin natin guys is papasukin na natin yung portal ng R051 natin para ma-check natin yung version ng modem natin. So, input ko lang po guys yung IP address ng modem natin, 192.168.1.1. Then, press natin yung enter or go. Then, kapag nakita nyo yung ganyan guys, yung your connection is in private, click nyo lang po itong advanced and then continue to 192.168.1.1, unsafe, pero safe po yan guys para ma-access nyo yung modem ninyo. Then, click nyo lang po ito. Then, kapag nakita nyo yan guys, maglalagin tayo. So, nakakonnect ako sa SmartPro R051 natin. Then, ilagin ko lang yung username ko, SmartPro. And then, yung password ko, SmartPro at 123. So, ito guys yung ginamit kong password sa admin password ng modem natin. Then, click ko lang yung sign in. Then, ito guys, click lang natin yung skip. Then, dito natin makikita guys yung version ng R051 natin. Baba natin, scroll down lang natin. Then, dito sa may software version, so mapapansin nyo, P051, R051, version 011. So, version 11 yung modem na gagawin ko. So, para mag-check yung version ng iba, so, ito kasi yung version na available sa tutorial natin. So, dito guys, sa may sa code natin, version 10.1.1, then version 11, then version 12. So, ito sa guys, pakita ko na lang po sa inyo yung version. Ito yung version 10.1.1. Ito yan guys sa PLDT Home R051. And then yung next natin, yung version 11, yung version ng modem ko ngayon. And then ito yung bagong version ng SmartPro R051, version 12.1. So yan guys, tatlong version ang gagawin natin. So pero same, isa lang yung modem ko pero same procedure lang silang tatlo. So, yun guys. Ang gagawin natin guys is para ma-install natin yung van-locking firmware. Ang gagawin natin guys is i-open muna natin yung telnet ng modem natin para ma-flash natin yung firmware niya. So, ito guys. Ito yung code ng tatlo. So, kung PLDT Home, yan.
Yung modem nyo, Smart Bro old, yung version 11, and then yung Smart Bro new, yung version 12. So, gagawin natin guys is, kapag na-access nyo na yung dashboard ng modem ninyo, yung portal, so, ang gagawin nyo lang guys is, i-click nyo lang tong sa extension, click nyo lang to guys, and then, click nyo na lang tong Resman. So, dito guys, ang gagawin natin is, i-input natin tong code na to, yung code ng post, and then, code ng body row sa Resman extension. So, dito guys, sa may enter URL here, i-copy lang natin tong code ng post. Copy ko lang. Then, paste lang natin. And then, click lang natin to dito guys, yung get, gawin natin post. Then, after nyo ma-paste yung code nito, click nyo na lang itong body, and then yung row. Then, i-copy naman natin itong code ng body row. Then, copy. Then, balik tayo sa may Resman. Then, paste lang natin dito sa row. Paste. And then, kapag na-paste nyo na guys, i-unhide nyo na lang ulit. I-hide nyo na lang ulit. Then, ang gagawin nyo guys, pipindutin lang natin itong triangle button or parang airplane button. Then, click ko lang to guys. Kapag, yan, click ko lang. So, dapat ang lalabas na response settings, dapat okay siya. Kapag lumabas dyan, error, ang gawin nyo lang guys is, reset nyo lang po yung modem ninyo. Then, kapag nakapag-login kayo sa may portal, sa admin ng R051 natin, i-input nyo lang ulit yung code ng Resman. So, bago kayo guys pumunta sa may Resman extension, make sure na nakalagin kayo sa dashboard ng modem ninyo. Kung hindi kayo nakalagin guys, error ang lalabas dyan. So, yung guys, okay, dapat okay siya. Then, click ko lang ulit. Okay, so, kapag okay, it means na unlock na natin, na enable na natin yung telnet ng modem natin. So, kapag enable natin yung telnet natin ng modem, so, pwede natin pasukin yung telnet niya via PuTTY application. Then, etong sa Resman, guys, pwede ko na siya i-close. Then, minimize ko lang itong browser natin. Then, punta lang dito guys sa may pinadownload sa inyo na PuTTY.exe, i-run lang natin. Open. Then, dito guys, sa may PuTTY natin, i-click nyo na lang itong other. And then, make sure na naka-telnet siya guys. Then, dito sa hostname IP address, input lang natin yung IP address ng modem natin. So, 192.168.1.1. Then, port 23, dapat naka-telnet. Then, click natin yung open. So, na-open na natin yung telnet ng modem natin via PuTTY application. So, ang gagawin natin guys is, i-input natin yung upgrade URL link from Sir Jerome Laliag. So, make sure na may internet yung SIM data load ng modem natin. Kapag walang load yung SIM ng modem natin, so hindi natin mai-install yung Banlocking firmware disabled updates. So, ito guys, ang code para sa PLDT version 10.1.1 and then code for R051 version 11. So, code for version 12. So, ito guys, yung tatlong nasa ilalim, ito yung gagamit ko kunin yung code para ma-install yung firmware. So, sa version 11 tayo guys. So, version 11 yung sa modem ko. Ang kukunin kong link is yung pang version 11. So, kakopy ko lang to. Then, right click. Copy. And then, pagkakopy ko guys, right click ko lang din dito sa may PuTTY application para mag-paste. So, no need to control B. Right click is okay na yon. So, dapat kapag in-enter ko yan, dapat magda-download yung firmware from server ni Sir Jerome. So, kapag yan nakalagay guys, invalid address, ang gawin nyo lang guys is i-reboot nyo yung modem kapag invalid or try nyo na lang din na baka walang load yung SIM. So, dapat mayroong load. So, kapag may load, so press ko lang itong enter para mag-install.
So, yan, connecting. So, nag-download nyo yung Pimer. So, wait lang natin matapos mag-download 100%. So, yan, guys, kapag natapos na mag 100%, mag-i-install yung Pimer natin. So, wait lang natin, guys. Mag-automatic reboot siya kapag na-install. So, wait lang natin, guys. So, make sure na may SIM yung internet ng modem ninyo. So, yun, guys. Installing na siya. Wait lang natin mag-reboot. So, kapag nabas na ito, guys, yung pati fatal error, so, network connection abort means tapos na mag-install. So, nag-reboot na yung modem natin yan. Then, click lang natin yung OK. So, itong pati natin, inactive na siya. Pwede na natin siyang i-close. So, check lang natin. Wait lang natin magkaroon ng signal ulit yung modem natin. So, balik lang tayo sa browser. Then, refresh ko lang to, guys, na bumalik dapat yung dashboard niya. So, wait lang natin, guys, ha. Magkaroon ng signal dito, then hindi maging green na dapat tong internet LED natin, tong letter E na to, bago natin i-access yung dashboard ng modem natin ulit. Check ko lang kung connected. Then, so, ito, guys, ano pa siya? Unidentified network, so, hindi pa siya binabasa ng PC natin. So, wait lang natin magkaroon ng connection. So, yan, network 34. It means, nagboot na yung modem natin. So, pwede na natin i-access yung dashboard ulit ng modem natin. So, refresh ko lang to. 192.168.1.1. Then, press natin yung enter. So, yan. Then, after natin ma-access to, guys, i-input na lang natin yung default username and then password ng modem natin. So, username, smartbro. And then, password, smartbro. So, yan. Yan ang default nyo, guys. After mag-install ng Pimer, magiging back to default lahat ng admin password and then Wi-Fi password. Then, click nyo lang yung sign in. Then, dito, guys, mag-input ulit tayo ng required mag-new change password ng admin password and then Wi-Fi password. Then, ang gagamitin ko lang password is smartbro at 123. Yan, kakopy ko lang, guys, para mabilis tayo. Copy. Then, dito, i-paste ko na lang. Paste. Yan, smartbro at 123. Paste ko lang ulit. Paste, para mabilis tayo. Then, click save. Then, okay. Then, required ulit natin mag-login using yung new password na lang modem natin. Username, smartbro. Then, password, smartbro at 123. So, kung naka-PLDT kayo na R051, ang password lang po niya is PLDT home. Then, click ko lang yung sign in, guys. Then, dito, click ko na lang natin itong do not show quick setup. Then, click natin yung skip. Then, ito na, guys, yung dashboard ng version 11 with band locking and disabled OTA updates. So, hindi na siya mag-update kahit naka-online lagi yung modem ninyo. So, it means permanent na yung Pimer na may band locking. Then, para ma-access natin yung band locking Pimer, then click lang natin tong internet and then manual network. So, ito, guys. Ito yung sa signal information. Ito kasi yung sa SNIR, RSRQ, and then RSRP. So, dito mati-check kung stable ba at malakas yung signal ng modem sa area ninyo. So, ito, guys, yung band locking. Yan. Ang default niya is naka-check lahat yan. So, ang gagawin nyo lang, guys, is i-speed test nyo kada band. Kung saan mabilis na band, dun nyo siya ilalock. So, example, i-speed test ko lang tong band 1. So, i-uncheck ko lang siya.
Yung iba guys, then iiwan ko tong band 1, then click natin yung save. Yan, then okay, success. So wait lang natin ulit guys magka-signal, so para makapag-speed test tayo guys. So mga 15 to 30 seconds, so wait lang natin. So yan guys, so yan nagka-signal na siya. So merong signal yung band 1 sa area namin. So eto guys ha, hindi lahat ng band pwede sa area nyo. Minsan kasi walang band 3 sa ibang area, walang band 5, walang band 28. So mas better na speed test nyo lang yung isang band para malaman nyo kung anong band yung available sa area ninyo. So speed test na natin to guys, yung band 1. So punta lang tayo sa may speedtest.net. So speed test natin tong band 1 sa area ko, then go. So yan ang speed test ng band 1 sa area ko. So yun guys, close ko na lang. Then testing nyo naman next yung band 3, and then band 5, band 28, band 40, and then band 41. So on and so forth, mas better na i-test nyo lahat ng band. Kung saan malakas yung download and upload speed, doon nyo na lang siya i-lock. So yun lang guys ang tutorial natin ng pag-install ng band locking firmware with disabled OTA updates para sa modem natin PLDT R051 and then Smart Pro Home Wi-Fi R051. So maraming salamat sa panonood guys.